umuwi na lang kayo. Kaya na namin. Huwag niyo kami alalahanin. Hindi namin kailangan ng bantay. Kamusta yung binapagawa ko sa'yo? Pasalin ko pa lang. Yes, Gary. Kung ano man ang pinagagawa sa'yo ni Jared, dodoblihin ko, huwag mo lang gawin. Uy! Ay, sino ka? Pagka ba na kayo kaalam? Kahit na ano ang mangyari kay Luisa, ikaw ang pagbibintangan. Just listen to me! Parang pinadala yun yung Stella para paligpitin ako. Papahagod na ako. Handa ko sa galang buhay ko. Alang-alang sa inyo. Mahal kita, Luisa. Alam mo, hindi ka pa handa. Pero willing ako maghintay. Kahit gaano katagal. Hindi yan umuwi, Luisa. Kung gusto mo may kasama kayo palagi ni Ronron, eh, si Ivan pwedeng-pwedeng matulog dito kung gugustuhin mo lang. Sanayin na kayo na ginaganong kayo ni Jared. Ako kayo nagpapaniwala dun. Alam niyo bang mamatay tao yun? What? Binibintang nila kay Luisa yung pagkamatay ni Sir Fred. Pero ang totoo niyan, siya naman talaga yung pamatay eh. Sa tingin mo ba, Ma, matagal na nilang pinagplanuhan to? Oh yes, Allison. Pinaikot ka nila sa mga palad nila. Nag-start ang lahat noong pumasok si Luisa sa university. Si Jared, yan ang pumatay sa lolo mo. Hindi ako nagsisinungaling, Allison. May pinuntuan po ako nung gabing yun. Kaya imposible talaga na nandun ako sa rest house ni lolo gaya ng sinasabi nila. Unang pasok ko lang sa mansion, alam ko lang yung masamang balak sa akin si Jared. At 2 beses na niya ako pinagtangkaan. Sige na! Sa'yo na ang lahat ng lalaki. Lahat na ikaw na lang ang pinagnanasahan. Lang dahil kay Fred, di ko gagawin to eh. Alam mo, ngayon alam ko na kung bakit ayaw niya pamanahan ang lahat ng yun. Kasi masasayang lang yung pera niya sa kanila. Lahat ng mga pinaghirapan ni Fred, masisira lang dahil sa kanila. Ilalaso lang nila ang utang ni Allison. Kung alam lang niya totoo, baka kumpisa siya sa atin. Dahil mahal niya lolo niya. Eh, ikaw nga yung mahal ni Allison eh. Hindi mo ba nakikita yun? Ginugulo niya si Luisa kasi ikaw pa rin yung mahal niya. Alam mo, mas mabuti pa. Layuan mo na si Luisa para maging mabuti na lahat. At ano? Iiwan ko siya sa'yo? Bakit? Kaya ba siya panindigan? Ininom mo siya nun, di ba? Sira ka ulo ka pala eh! Uy! Ano ba? Ma! Sige! Ano ba? Para kayo mga bata! Ako ba nalang kung bakit nagkakaganyan kayo? Kung ako, lubayan niyo na lang ako. Siguro mas mabuti yung ganon. Ang dami-dami ko naman problema, dumadagdag pa kayong dalawa! Luisa, pasensya ka na. Sorry din. Huwag naman hinihingi na maging magkaibigan kayong dalawa eh. Pero sana naman kung tutulungan ninyo ako, tulungan ninyo ako dahil gusto ninyo. Hindi dahil gusto ninyong maglamangan kayo sa isa't isa. Luisa, pangako ko sa'yo. Simula ngayon, hindi na ako magsisimula ng gulaw. Tutulong ako hanggat sa makakaya ko. Pangako yun. Ako rin. Asa ba'y yosi ko? Babagal-bagal ka! Eh, uunahan ka nung isi! Ano ba? Hindi mo magusto si Luisa? Eh, siyempre na'y gusto. Eh, gano'n naman pala. Tinutulungan ka nga namin dalawa, di ba? Anong problema? Kung kailan tumagal-tagal ang biyahe, tsaka ka na totorpe! Eh, tsume-tsempo lang naman na eh, hindi pa rin naman kasi handa to si Luisa eh. Nayan pang problema nung tao, kamamatay lang ni Sir Fred. Tapos, ang dami niya pang haharapin na kaso. Oo nga, anak. Nandun na ako, di ba? Pero, anak, ganito yung isipin mo, ano? Parang pahulugan niya ng utang, eh, di ba? Dapat may pauna kang bayad para pagdating sa dulo, nandun na yung premyo mo. Naitidaw ako. Nay, nay. Eh, di ba may anak na nga sila? Hindi pa ba sapat yon? Anak na yun, na. Eh, wala naman yung pangalan niya doon sa birth certificate ng bata, di ba? Pabayaan niyo na nga akong dumiskarte dalawa. Alam ko naman yung gagawin ko, eh. Uy, siguraduhin mo yan, ha? Alam nyo kayong dalawa, alam ko kung bakit kayo katingkatin magkabalikan kami ni Luisa. Gusto ko lang malaman nyo na hindi ko habol yung yaman ni Luisa. Eh,
Nagkataon lang na siya pa rin laman ng puso ko eh. Hindi naman yata talaga nawala eh. Wow ha? Kuya! Ngayon ko lang narinig sa'yo yan! Kakit mo dyan? Sa palagay ko, papanig sa atin ang piskal. Dahil nakasuhan niya na ito. Kaso inatras lang niya, alang-alang sa asawa niya. Totoo, hindi lang naman isang beses ginawa yun. Kundi paulit-ulit at, di ba, dalawang beses? Aroni, since mapapakulong na si Jared, gusto ko sanang tutukan din yung kasong inilaban nila kay Luisa. Nakakatulong ba sa laban natin kung makukuha natin ang statement si Manandela? Depende sa sasabihin niya kung papanig ito sa atin, mas makakabuti at papaborito para kay Luisa. Pero mahirap naman hanapin yung taong ayaw magpahanap, di ba, attorney? Malamang tinago na ni Stella yun. Tony, paano kaya kung mabigay tayo ng reward? Sigurado ako, pag nalaman ng mga tao yun, mag-uunahan niya para hanapin si Manandela. Teka lang, Mark. Di ba malaking halaga yung kailangan dun? Eh, ako sana gastusin yung pera ni Fred sa iba. Luisa, yung ginagawa mo para kay Sir Fred din yun. Para lumabas ang katotohanan. Para mabigyan mo ng hustisya pagkamatay niya. Jared, huwag mong inumin ang alak na para kang umiinom ng tubig. Kailan ba kasi ilalabas ang desisyon ng fiscal? Anytime soon. Pero ang sabi ni attorney, nothing to worry. Malakas ang laban natin sa kaso ni Luisa. Eh, paano kung matuloy ang kaso? Ah, hindi na ito katulad ng dati na bigla na naiatras si Luis ang kaso, hindi na niya uulitin yun. Naniniwala siya na ako ang pumatay kay Lola Ma. Nothing to worry, anak. Everything is under control. That's why we hired the best lawyer in the country. Huwag ka na mag-isip, okay? Manandela. Nakakahiyaman po ay pwede po ba akong makabali doon sa pera po na bibigyan niyo sa akin sa isang buwan? Kapapadala ko lang sa inyo. Gagamitin ko po kasi sa pagpapagamot ng apo ko, ma'am. Sige. Gagawin ko ng paraan. Pero alam niyo naman na nakay Luisa ang pera ko, hindi ba? Pero okay, pipilitin ko. Opo, opo, ma'am. Naku, maraming salamat po, ma'am Stella. Maraming salamat po. And Banang, please, don't call me. Opo. Jared! Jared! Ma'am. Come. Watch this. Here. Gusto ko po sanang humingi ng tulong ninyo para po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Handa po akong magbigay ng kalahating milyon dun po sa makakapagturo kung asan si Delia Cruz. Naniniwala po kasi kami na siya pong susi para malinis po yung pangalan ko. At para po mahanap namin kung sino po talaga yung pumatay sa asawa ko, sana po matulungan niyo po kami. Sir, maraming salamat sa inyo, ha. Luisa, hindi ba delikado yung ginagawa niyo? Sa laki ng perang ipamimigay niyo, sigurado ako maraming mananamantala. Yun nga yung punto natin, eh. Marami magiging interesado, kaya madali natin mahahanap si Manandela.
Pero paano naman natin malalaman kung sino yung nagsasabi ng totoo sa hindi? Kaya nga i-verify ko lahat ng mga impormasyon na pumapasok. Sandali lang. Bako sana naman mapunta tong usapan na to, ha? Sa akin lang naman, di sana pinag-isipan nyo muna yung bago nyo ginawa. Ano pa ba dapat pag-isipan dito, Ivan? Simple na naman gusto natin mangyari. Mapibilis ang paghahanap kay Manandela, yun lang naman eh. Ewan ko. Basta sa akin, hindi maganda pakiramdam ko dyan. Ivan, sinubukan lang naman natin. Malay mo, si Manandela mismo yung magpresenta sa sarili niya. Bibigay ko sa kanya yung pabuya. Nay, napadala niyo na yung pera? Chinek ko sa ATM eh, wala pa. Maghintay ka lang naman, anak. Hindi ko kasi pwedeng madaliin yung amo ko. Nakakahiya. Iwan ko naman kasi sa inyo, Nay. Bakit umalis pa kayo sa trabaho niyo dun sa mansyon? Ang ayos-ayos niyo na room. Ngayon, lilipat tayo rito sa probinsya na napakaliblib. Paano ngayon yan? Ang layo sa eskwela ng anak ko. Tapos ako, nagtatrabaho, napakalayo din. Dami mo na mareklamo eh. Sa akin lang kasi, Nay, biglang nagbago buhay natin. Anong nangyari? Nagtataguan po ba kayo? Ano? Ako? Wala! Sino ba tataguan ko? Buwan-buwang tustos yung binibigay sa atin ang amo ko. Kasi nag-retire na ako kasi naisip ko, bago man lang ako mamatay, makasama ko kayo ng apo ko sa mga natitirang buhay ko pa eh. Maalagaan ko kayo. Nay. Masama ba yun? Nay, hindi, Nay. Nay. Come on. Nay. Sige. Nagluluto pa ako ng ulam nung makakain na tayo. Dali! Rod! Dali! Ah! Oh! Nay! Ron! Anak, huwag ganun. Dahan-dahan lang. Tinan mo, nasaktan mo si Lola, oh. Sorry po. Ah, okay lang. Maganda pa rin naman si Lola, di ba? May dalawang valid akong impormasyon na nakuha kung nasan si Manandela. Yung isa sa Bulacan, isa sa Valenzuela. Pwede nating unahin ni Valenzuela. May nakapagsabi sa akin bagong lipat na daw sila doon kasama yung mga anak niya. No, halika na na. Sama ko. Hindi na, Luisa. Dito ka na lang. Mamaya mapaano ka pa eh. Eh, kung nandun si Manandela, dito na tsura tayo sa presinto para wala na tayong masayang na oras. Halika na. Hindi tayo pwede mag-aksaya ng panon. Ron, anak. Kay Lola Esme ka muna tsaka kay Tita Sheila mo, ha? Mag-behave ka ha, babalik agad ang mama. Kayo po muna bahala sa kanya, ha? Sige, mauna na kaya. Salamat po. Sandali, kunin ko lang yung bag ko. Sabi ko nang pupunta ko. Oh, sige, sigurado ko lang nasasama. Ingat kayo. Ingat! Sige po. Laro kayo. Kami lang, Nay? Oo, kayong dalawa lang. Ayaw mo na? Ayoko na. Kain muna tayo, gusto mo? You okay, ma'am? No. Hindi ko makontak si Manandela. Parang hindi mo makontak? Kasi baka wala siyang signal at hindi siya sumasagot? Hindi ko makontak. Oh, no. Ma'am, this is not good. Paano kung naging effective yung panawagan ni Luisa? Paano kung may nakakita na sa kanya? Eh, paano kung hawak na siya ni Luisa? Huwag mo akong takotin ng ganyan, Jared. Or paano kung si Manandela mismo yung sumuko? Kasi di ba kailangan niya ng pera? Malaki rin yun. 500,000 rin yun, ma. Look for her. Hanapin mo. Hindi nila tayo pwedeng maunahan. Hanapin mo na si Manandela. Kayo po ba yung mga naghahanap kay Manandela? Oo. Nasaan ang bahay niya?
Sabi po niya, huwag daw po kayo magsasama ng mga pulis. Bakit? Natatakot po kasi siya. Sa inyo na lang daw po siya susuko at magsasalita. Sige, dali mo na kami sa kanya. Sige, Chief. Layo nito. Ba't ba kasi sa malayo niyo pa tinago tong si Manang Delia? Ang sinasabi ko lang, tinan mo to, kailangan natin puntahan ang hirap dahil ang layo. Ma, alam niyo, mamaya na lang tayo mag-usap. Tatawagan ko kayo pagdating doon. Okay? Tol! Ba't talaga yung bahay ni Manang Delia? Layo na nito, ah. Teka po, sandali. Tatawagin ko na po siya. Teka, Luisa. Parang mali na to, ah. Nakabahan na ako. Na kaya natin ituloy? Dito na rin tayo, eh. Ituloy na natin. Tinatawag na naman niya si Manang Delia, eh. Pero, Luisa, tingnan mo nga itong lugar na to. Kung wala kang tiwala sa plano ni Mark, wala namang problema. Pero pagbigyan na lang muna natin siya. Asan ang pera? Ngayon sa amin ang kalating milyon. Anong pera? Anong kalating milyon? Yung pera kalating milyon! Wala sa amin yung pera, nasa presinto. Di ba ang usapan, ipapakita niyo sa amin kung nasan si Manang Delia? Hindi ako naniniwala sa inyo! Oh, Luisa! Dulang! Wala sa akin! Wala sa akin! Anong pera? Anong pera? Punta po ako dito ni Mami dahil hindi daw kayo makontak sa cellphone. Siyempre naman ako, mag-aalala kami, di ba? Pasensya na, Sir Jared. Kasi nasira yung cellphone ko. Pero bibigyan ko sa inyo yung number ng anak ko. Doon nyo na lang ako tawagan. Ha? Sandali. Sir, may kailangan po ba sa akin si Ma'am Stella kaya niya ako tinatawagan? Gusto ko lang po sabihin sa inyo na huwag muna kayo lumabas ng bahay. Po? Kasi si Luisa, hinahanap kayo. Medyo malaki ang pabuhay ang pinabibigay niya. Baka naman masilaw kayo niyan. Sir, hindi po. Alam niyo naman, mulat sa pool, mula pa noon. Talaga namang sa pamilya niyo ako loyal. Eh, kung patuloy po yung pagbibigay ng sustento sa pamilya ko, wala ko tayong magiging problema. Sapat na po yun, sir. Basta magtago po kayo, wala tayong problema. In fact, para sigurado, pupunta kayong Davao. Inaayos na po yung ticket. Kung kayo magpapalamig, po? Dadalhin niyo ang anak niyo at ang inyong apo. Kaya lang, Sir Jared, nagrereklamo na po yung anak ko. Kasi pati trabaho niya nawala dahil nga nagtatago kami. Paano naman po yun? Dadagdagan po ang sustento niyo. Saldago lang po kayo, ngayon na. Ay, naku. Sige po. Naku, sir. Naku, maraming salamat po. Hihintayin na namin po kung ano yung mga paggagawa niyo. Nga pala pong number ng anak ko. Salamat, sir. Ma'am. Yeah. Pauwi na ako. Okay na tayo dito kay Manang Delia. Okay.
pinuntahan ka ng amo mo? Ano kailangan niya? Wala. May pinasasabi lang si Ma'am Stella. Dadalhin daw niya tayo sa Davao. Tato? Sinasabi ko naman sa'yo, hindi ka na dapat sumami. Delegado, tignan mo yung nangyari. Ganyan yung mga sinasabi ko sa'yong mga tao, oportunista. Luisa, siguro kami na lang muna mga pulis ang magbe-verify doon sa binigay na bagong address. Hindi na, Mark. Tama na. Tama si Ivan eh. Delikado. Luisa, unang punta pa lang naman natin to. Hindi na may ibig sabihin. Mangyayari ulit yun. Paano mo masisigurado na hindi mauulit yung nangyari kanina? Kahit na hindi niyo ako kasama, ayoko naman na malagay kayo sa alanganin. Luisa, gusto ko tang tulungan. Mark, ayoko na kayong mapahama kung may mangyaring masama sa inyo. Tama na, itigil na natin to. Pabayaan na lang natin yung mga pulis na maghanap kay Manang Delia. Ayan, address na naman. Mark, tama na. Tumigil ka na. Si Carla to, may sinasabi lang sa akin. May pupunta lang ako sandali, ha? Tao po! Tao po! Manang Delia? You might want to know, nahanap na ni Luisa si Manang Delia. Malalaman na natin kung bakit siya nagtago at kung anong nalalaman niya, di ba? Bigyan niyo naman ng ustisya yung pagkakamatay niya. Kung may nalalaman kayo, Manang, sabihin niyo sa akin, may kinalaman ba si Jared sa pagkakamatay ni Fred?